dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut. First of all, ay gusto ko kayong i-congratulate dahil sa napakalaganap mong programa. Isa po ako sa mga nakikinig sa mga kwento mo at halos napakinggan ko na yata lahat ng mga binasa mong kwento. Sa totoo lang, ay wala akong balak na mag-share ng aking kwento. Pero minsan, sa kakapakinig namin ng aking best friend, nang inyong mga kwento ay napagkasunduan namin na i-share namin ng best friend ko ang aming mga hindi malilimutang kwento ng pag-ibig. Oo Papa Dudut, minsan nyo nang nabasa ang kwento ng best friend ko sa inyong programa. Siguro ay mga 5 to 6 months ago na. Hindi ko na lamang babanggitin ang tunay niyang pangalan. At dahil busy po ako ay ngayon ko lang naisipan na mag-type ng aking kwento. Siguro po ay marami ang hindi makakaintindi sa akin o marami ang magbabash. Pero minsan kasi sa buhay natin, madali ang mag-judge sa buhay ng iba. Pero pag sa sarili na nating buhay mangyayari, ay may mga bagay na hindi natin makontrol. Medyo confidential po ang ibabahagi kong kwento sa inyo, Papa Dudut. Kaya naman, minabuti kong ibahin ang mga pangalan. At hindi na masyadong magbabanggit ng mga lugar sa aking kwento. Nakigamit din ako ng email ng aking best friend para maisend ang natatanging kwento ng buhay ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Lynn. Sisimulan ko ang aking kwento noong ako ay 23 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang office staff sa isang kumpanya. Papa Dudut, lumaki akong easy-go-lucky. Hindi naman kami mayaman pero hindi rin mahirap. Madami akong naging kaibigan, friendly akong tao at madali akong pakisamahan. Para sa akin, lahat ay kaya kong kunin ang loob. Alam ko kung paano pakibagayan ang bawat ugali ng mga nakakasalamuha kong tao. Hanggang sa nakilala ko si Philip, hindi tunay na pangalan. Isa siyang messenger sa aming company. Bago pa lamang siya ay madami nang nagkakagusto sa kanya. Nagkagusto as in nagustuhan siya dahil napakagalang niya. Palangiti, masipag, walang reklamo at isa pa ay matalino ito at mabilis makagets ng mga instructions. Marunong gumamit ng mga machine sa office. Hindi mahiyain, marunong makibagay. Siguro nga dahil undergrad din siya sa college. At ang isa pang factor ay ang physical niyang anyo. Matangkad itong lalaki. Maputi at gwapo. Kapag tinabi mo nga siya sa aming mga big bosses ay mas mukha pa siyang boss tignan. Madami sa office ang giliw sa kanya at isa na ako doon. Oo, nagwagwapuhan ako sa kanya. Pero hanggang doon lang yon, Papa Dudut. Pero habang tumatagal siya sa office, ay madami din akong natutuklasan sa kanya. Madalas pang nagkakaroon kami ng mga pagkakataon na kami ay nakakapag-usap ay tinatanong ko siya ng mga bagay tungkol sa personal niyang buhay. Nalaman ko na sa edad niya na 25 ay binata pa rin siya.
Kumuha siya ng kursong engineering pero noong nasa third year na siya ay namatay naman ang kanyang ama at dahil nga sa panganay siya ay napilit nang siyang huminto at magtrabaho para pag-aralin ang dalawa pa niyang nakababatang kapatid. Ang kanilang ina ay masasakitin na rin kaya hindi na ito maaari pang magtrabaho. Kaya siya lang ang inaasahan sa kanila. Pag nakakausap ko si Philip ay nagkukwentuhan kami tungkol sa mga personal niyang buhay. Doon ko hindi mapigilan na humanga sa kabutihan ng kanyang loob. Kung paano siyang nagsasakripisyo para sa kanyang pamilya. Hindi lang yon dahil napakamakadyos din niya. Dahil isang beses sa isang linggo ay hindi maaaring hindi siya magsisimba, Papa Dudut. Pati nga ako ay gusto niyang yayain sa kanilang kinaanibang relihiyon. Pero siyempre ang sabi ko ay masaya na ako sa kung ano ang meron akong relihiyon. Papa Dudut, amazed na amazed ako kay Philip. Para bang sa 23 years of my existence sa mundong ito, nang time na yon ay noong ko lang na-encounter ang katulad niya. Guwapo, matalino, makadiyos. Marunong makiharap sa mga tao ng maayos. Marunong makisama, magalang, palangiti as in lahat na yata ng magandang katangian ay nasa kanya na. Papa Dudut, isa po ako sa mga magiliw kay Philip. Kaya naman madalas ko po itong abutan ng tip o kaya ay pagkain. Hindi lang ako ang gumagawa noon, Papa Dudut. Halos lahat kami sa opisina ay giliw na giliw sa kanya. Lalo na ang aming manager at mga big boss. Kaya halos madami ang nagbibigay ng tip at mga mumunting regalo kay Philip. Humahanga ako kay Philip dahil sa kabutihan niyang taglay at magaganda niyang mga katangian. Hanggang minsan ay may bagong pasok na empleyada sa amin. Maganda ito at dalaga pa rin. Itago na lang natin siya sa pangalang Lot. Tinutokso nila si Lot kay Philip dahil bagay daw ang dalawa. Pareho kasing maganda at guwapo. Natutuwa ako para kay Philip dahil kapag tinutokso nila sila ay namumula sa hiya sa Philip. Minsan ay nagkasabay kami sa pantry ni Lot kaya biniro ko ito na may halong kaseryosuhan. Lot, paano kapag nanligaw sa iyo si Philip? Guwapo si Philip at sobrang bait. Bagay kayong dalawa. Halos mabilaukan si Lot sa pagnguya ng kinakain niya sa sinabi kong yon. Ako ay nadismaya sa sagot ni Lot. Hindi naman daw siya masyadong mapagmataas pero hindi daw siya tumitingin sa guwapo lang. Siyempre daw ay gusto niya ay may pinag-aralang katulad niya. May magandang trabaho at kaya niyang ipagmalaki sa side ng kanyang career at hindi lang basta guwapo. Nasaktan ako para kay Philip dahil alam kong napakabuti ni Philip. Yun pala ay hindi naman siya type ni Lot. Sinasakyan lang daw niya minsan ang aming mga kaopisina pero hindi ang katulad ni Philip na isang messenger ang kanyang gugustuhin. Minsan ay nag-overtime ako dahil may kailangan ng isa pang report. Nagulat ako dahil lumapit sa table ko si Philip. Ma'am, babantayan kita. Hihintayin kitang matapos at ihahatid kita sa sakayan. Balita ko kasi kay Manong Guard ay mag-overtime ka. Napangiti ako at pumayag na ako. Madalas yung gawin ni Philip sa ibang empleyada ng mga babae doon na nag-overtime. Nababalitaan ko yon lalo na sa aming manager. Kusang loob niyang hinihintay at iniahatid hanggang sa makasakay. Napakabait talaga ni Philip. Walang bayad ang ginagawa niyang paghihintay sa mga babaeng nag-overtime para ihatid at siguraduhing safe sa pag-uwi. Mag-aalas 8 na yata nang ako ay umuwi. Niyaya ko si Philip na kumain muna kami para pag-uwi namin ay nakapaghapunan na kami. Pumayag naman ito. At habang kumakain kami ay nagkwentuhan kami, Papa Dudut. Ang sabi niya ay nagugustuhan niya si Lot. Medyo napalunok ako ng malalim. Nakikita ko na masaya si Philip habang nagkwento about kay Lot.
Ma'am, sa lahat po ng empleyada sa opisina ay kayo ang malapit ang loob ko. Kasi nakakapagkwentuhan tayo ng mga bagay na personal. Napangiti ako kay Philip noon. Humingi siya ng payo sa akin kung paano ba ang first move na pwede niyang gawin kay Lot. Siyempre, ayoko nang masaktan si Philip kaya hindi ko sinabi sa kanya na hindi naman siya type ni Lot. Pinayuhan ko siya na ang pinakamaganda niyang gawin ay kaibiganin niya muna si Lot. Getting to know each other. Para naman makita ni Lot ang kabutihan at kabaitan ni Philip at baka sakali ay magbago ang paningin niya para kay Philip. Sa isip ko lang yon. Puro si Lot ang bukang bibig ni Philip. Naawa nga ako kay Philip pero hindi ko magawang ipagtapat dito ang naging usapan namin ni Lot. Basta i-update mo ko Philip sa inyo ni Lot ha. Hayaan mo, secret lang nating dalawa yon. Nangako ako kay Philip na walang pagsasabihan ng aming naging usapan tungkol sa feelings niya para kay Lot. Lumipas pa ang ilang araw papadudot na hindi na kami nagkaroon pa ng pagkakataon na makapagkwentuhan ni Philip. Napapansin ko rin na nag-iiwasan si Lot at si Philip kapag nagkakatuksuhan ay pareho nang iwas ang dalawa. Hanggang sa isang araw na malapit na ang aming uwian ay may nag-text sa akin. Ma'am Lynn, si Philip po ito. Pwede ba kitang i-invite sa amin ngayong birthday ni nanay? Please? Yon ang text ni Philip. Nag-reply kagad ako ng oo ba, sige. Kaya naman tuwang-tuwa si Philip na nag-reply kagad sa akin ng maraming salamat po talaga. Utang na loob ko po itong tatanawin sa inyo. Natawa lang ako sa kanyang reply na yon. After work ay magkasabay kami ni Philip na nagpunta sa kanila. Ang akala ko ay madaming bisita pero wala pala. Tanging ako lang ang bisita nila. Nagpansit lang ang mga kapatid ni Philip at ulam na kaldereta, may tasty bread at may uwi si Philip na cake, lechong manok at soft drinks. Halata sa kanilang bahay na mahirap lamang sila. Gawa sa bato ang bahay nila. Pero hindi na ito na finish man lang sa loob at labas. Walang kisame at tangi mga kurtina ang nagdi-divide sa mga kwarto at kusina, pati CR sa loob ng bahay. Matanda na ang nanay ni Philip na naka-wheelchair at halatang sakit na. Nagmano ako dito. Magandang gabi po ang sabi ko dito. Napakaganda niya Philip. Napakaganda ng girlfriend mo. Ikaw ba si Lot ang girlfriend ng anak ko? Sasagot sana ako papadudot pero sinalo ka agad ako ni Philip. Opo nay, siya po si Lot diba? Sabi ko sa inyo napakaganda niya. At professional po yan. Empleyada po siya sa pinapasukan kong kumpanya. Napangiti lang ako. Pero aaminin ko na nasaktan ako papadudot. Hindi para sa sarili ko kundi para kay Philip. Inasyum ba niya na sila na ni Lot? Kaya ba niya ako pinilit na sumama sa kanya ay para ipakilalang si Lot sa kanyang ina? Nahahabag ako kay Philip. Noong nagkasarilihan na kami ni Philip ay nagkausap kami. Humingi siya ng sorry sa akin dahil ginamit daw niya ako bilang proxy kay Lot. Pero mas nagulat pa ako sa mga revelasyon ni Philip about sa kanila ni Lot. GF daw niya si Lot. Sinagot na siya nito pero lihim lang daw ang kanilang relasyon. Yon ang gusto ni Lot at ayaw na ayaw daw ni Lot na may makakaalam na ibang tao na sila na. Lalo na ang mga taga-opisina. Pag may nakaalam daw isa man sa amin ay makikipag-break na daw ito sa kanya. Ang sabi ni Philip ay alam naman niya ang dahilan dahil isa lamang siyang hamak na messenger. Pero okay lang daw sa kanya at ang mahalaga ay mahal nila ang isa't isa. Ilang beses daw niyang pinilit si Lot na sumama sa kanya ngayong araw na birthday ng ina niya dahil nangako daw ito na ipapakilala niya ito sa kanyang ina. Pero ayaw daw ni Lot. Madami daw dahilan si Lot at ang sabi ni Philip ay nakakapag-date naman daw sila pero sa malayo. Naawa ako kay Philip dahil kahit napakaramdam daw niya ay kinakahiya siya ni Lot ay okay lang daw sa kanya. Ang mahalaga daw ay mahal na mahal niya si Lot.
Ang sabi ko ay paano yan? Ako na ang kilala ng nanay mo na GF mo. Natatawang sabi ko pa. Hayaan mo na, ang mahalaga ay may naipakilala na akong GF. Ako pa lang daw ang nadala niyang babae, Papa Dudut, na nakilala ng kanyang ina na naging GF niya. Although may mga naging past GF naman siya pero hindi niya dinadala sa bahay. Gusto raw kasi ng nanay niya na enjoy din niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng GF. Hindi yung puro trabaho lang para sa kanila. Kapag nasa bahay daw siya ay kailangan daw ay masaya siya at hindi nagpapakita na napapagod sa kanyang ina. Dahil kung ano ang nararamdaman niya ay dobleng sakit din ang nararamdaman ng ina niya para sa kanya. Kaya naman hanggat maaari daw ay hindi siya nagpapakita sa kanyang ina ng mga negative. Kailangan ay puro positive lamang. Another points, Philip. Yan ang nasa isip ko. Lalo akong humanga sa katauhan at kabutihang tagline ni Philip. Siya na yata ang taong nakilala ko nakakaiba sa lahat. Napakabuti talaga niya sa isip ko. Napakaswerte ni Lot for having this man. Pero hindi ko alam kung nakikita ba yun ni Lot o sa pansariling ambisyon lang nakafocus si Lot. At bago nga ako ihatid ni Philip ay nakapagkwentuhan pa kami ng nanay ni Philip. Napakaswerte ko daw kay Philip dahil napakabait ni Philip. Wala itong bisyo, hindi umiinom at naninigarilyo. Makadiyos at higit sa lahat ay gwapo daw ito. Noong kabataan daw ito ay madalas itong kuhanin bilang escort sa mga Reyna Elena ng kanilang barangay at Mr. San Nicolas sa kanilang barangay. Kahit daw noong nag-aaral pa ito ay ganun din. Napaka-responsable daw nito at hindi nakikipagbarkada. Sa kwento na yon ng kanyang ina ay another points na naman. Minsan naiisip ko na may ganun palang tao na sa mga pelikula at teleserye ko lang napapanood. Yung bang gwapo na ay may mabuti pang kalooban. Yung bang wala kang makikita kahit na kaunting kasamaan man lang sa katauhan niya. Sa paglipas pa ng araw, Papa Dudut, unti-unting naramdaman ko na nahuhulog na ako kay Philip. Oo, Papa Dudut. Nagkakagusto ako kay Philip. Isama pa na mas lalong naging malapit si Philip sa akin sa opisina. Minsan napapansin ko na naiinis sa akin si Lot at panay-ismid pag nakikita niyang medyo close kami ni Philip. Pero syempre ay hindi ko naman pinapansin. Kunwari ay wala akong alam sa relasyon nila ni Philip. Hanggang minsan na holiday, kinabukasan ay wala kaming pasok. Niyaya ako ni Philip na bumisita sa kanilang bahay. Ipagluluto daw niya ako dahil panay ang tanong daw uli ng nanay niya kung kailan ako bibisita at ang sabi ko naman ay wala ba silang date ni Lot kasi walang pasok kinabukasan. Niyaya daw niya si Lot kaso ay may iba daw lakad si Lot. Kaya hindi sila pwedeng mag-date. Kaya naisip niyang ako na lamang ang ngayain niya sa kanilang bahay. Papa Dudut, kinabukasan, 8 pa lang ng umaga ay nasa bahay na ako nila Philip. Masayang masaya ang nanay ni Philip. Sa katunayan ay panay ang kwento nito sa buhay nila noong maliit pa si Philip. Bandang 10 a.m. Papa Dudut ay dinala ako ni Philip sa ilalim ng puno na may duyan at malayo yon sa kabahayan. Doon daw sila madalas pumupuntang magkakapatid kapag naglalaro sila. Sumakay ako sa duyan at dinuyan niya ako. Masayang masaya ako at para kami mga bata tapos ay nagkwekwentuhan. Tinanong ko siya kung nararamdaman ba niya na mahal din siya ni Lot. Ang sabi niya ay oo naman. Ipinakita niya ang suot niyang singsing at bigay daw yun ni Lot. Tig-isa sila. Sweet naman daw ito kapag sila lang. Pero kapag nasa public sila ay parang ilag ito. Nakapunta na rin daw siya sa bahay nila Lot pero pinakilala bilang isang kaibigan. Ang dahilan daw ni Lot ay hindi pa siya handa na may masabing boyfriend sa ibang tao. Kaya naman inililihim niya na may boyfriend na siya. Naaawa ako kay Philip, Papa Dudut.
masaya siyang nagkwekwento kung gaano niya kamahal si Lot. Pero nasasaktan siya sa tuwing ikwekwento niya kung paano siya itago ni Lot bilang isang boyfriend. Wala akong magawa para kay Philip. Oo, aaminin ko na mahal ko na si Philip. Pero inililihim ko yon. Hanggang sa tumayo ako sa gilid ng isang burol na sa likuran ko siya. Ang sabi ko ay nakakalungkot ang lugar na yon. Pag nakakapunta ako sa mga lugar na katulad ng ganon na mapuno at madamo, mahalaman at malayo sa maraming tao at bahay ay nalulungkot ako. Dahil pag may problema ka ako ay sa mga ganong lugar ako nagpupunta para ibuhos ang lahat ng hinain ko sa buhay. Pero nagulat ako, Papa Dudut, nang bigla na lang niya akong yakapin sa aking likuran. Niyakap niya ako ng mahigpit at nagulat ako na may kasamang kuryente, Papa Dudut. Noong kumalas siya ay tinitigan ko siya at saka niya ako hinalikan sa labi ko. Matagal at nagparaya lamang ako. Pareho kaming natahimik, Papa Dudut, after noon. Pareho kaming nagkatinginan sa malayo at walang gustong umimik. Hanggang sa umuwi na kami sa bahay nila para kumain ng tanghalian. Halos natahimik kaming pareho ni Philip. Lot, dito ka na rin maghapunan ha? Nagulat ako sa mga sinabing yon ng nanay ni Philip. Sige po, ang matipid kong sabi. Aaminin ko na nasasaktan ako. Ang buong akala kasi ng nanay ni Philip ay ako si Lot, ang GF ni Philip. Mahal ko na si Philip pero hindi ko alam kung bakit ba ako hinalikan at niyakap ni Philip kanina. Naguguluhan ako hanggang sa niyaya ako ni Philip na magpahinga sa kwarto niya. Natatabingan lamang yon ang kurtina. Matulog ka na muna para makapagpahinga, ang sabi pa ni Philip. Nakaupo ako noon sa papag na may nakapatong na kutsyon. Iiwan na sana ako ni Philip pero tinawag ko ito. Tinanong ko siya kung bakit niya ako hinalikan at niyakap kanina. Ang sabi niya ay hindi daw niya alam. Nadala lang daw siya ng emosyon bilang isang lalaki sa kagaya kong babae. Hinawakan ko ang kamay niya, Papa Dudut. Ang sabi ko ay mahal kita, Philip, at hindi ko na maitatago ito. Muli ay naghalikan kami at sa hindi inaasahan ay may nangyari sa amin. Papa Dudut, nag-usap kami ni Philip at ang sabi niya ay may nararamdaman na rin siya sa akin noon pa dahil mabait daw ako sa kanya. Pero bawal. Oo, bawal pero wala kaming magawa. Mahal namin ang isa't isa. Bumalik kami sa burol ng hapon na yon. Doon ay masaya naming hinayaan ang aming mga sarili na ipahayag ang mga tunay naming damdamin. Magkayakap kami sa ilalim ng puno habang nagkwekwentuhan at manakanakang naghahalikan. Masayang masaya ako, Papa Dudut. Oo, mahal ko si Philip at ayaw ko nang questionin pa ang pagmamahal daw niya sa akin. Samantalang kakasabi lang niya noong umaga na mahal daw niya si Lot. Tapos tong hapon ay sinasabi naman niya na may nararamdaman din daw siya sa akin noon pa. Sa opisina ay nagkaroon ako ng kaunting insecurities kay Lot. Ipinapakita ko minsan kay Lot kung gaano ko landiin si Philip sa harapan niya. Minsan naman ay natitigilan na lamang si Philip at masama ang tingin ni Lot. Sinasadya ako yung ipakita kay Lot kasi may lihim akong selos sa kanilang dalawa. Hinayaan ko na maging third party ako sa kanilang dalawa. Dahil mahal ko si Philip. Doon lang ako dumidepende. Dahil mahal ko si Philip. Naging madalas ang pagpunta ko kina Philip, Papa Dudut. Masaya kami ni Philip habang sila ni Lot. Madalas sabihin ni Philip na mahal din daw niya si Lot pero mahal din niya ako at masaya siya kapag magkasama kami. Ako ang nakilala ng nanay at mga kapatid ni Philip bilang si Lot. Nasasaktan ako kapag tinatawag nila akong Ate Lot o kaya ay Lot ng nanay ni Philip pero wala akong magawa. Natutuwa ako dahil napakabait ng nanay ni Philip sa akin, maging ng mga kapatid niya. Kaya madalas ko silang dalhan ng groceries at paminsan-minsan ay inaabotan ko ng pera
ang mga kapatid ni Philip para pandagdag baon. Ganon din ang nanay ni Philip, pambili ng kung anong gusto niya. Maliliit na halaga lang naman yon. Kaya naman lalo silang napalapit sa akin. Minsan kinausap ako ni Philip na hindi ko naman kailangan gawin yon sa kanila. Nahihiya si Philip dahil mas madalas na magbigay ako ng pera, groceries at mga pagkain sa kanila. Madalas ko din silang ipagluto. Ang sabi ko naman ay masaya ako sa ginagawa ko. Mahal ko siya kaya hayaan na lamang niya ako na gawin ang mga ginagawa ko. Dahil doon, doon ako nagiging masaya. Dahil isa yon sa mga way ko para iparamdam kung paano ko siya kamahal. Minsan habang nasa Borol kami, kina Philip ay nakita ko sa mga mata niya ang pagiging malungkot. Nakatanaw lamang siya sa malayo at parang may iniisip na malalim. Ano ang iniisip mo? Parang ang lungkot ng mga mata mo? Tanong ko sa kanya. Nakipag-break na raw sa kanya si Lot at tumulo ang mga luha niya. Nasasaktan ako, Papa Dudut, dahil hindi ko alam kung ano ba ako para kay Philip. Mahal niya si Lot pero ang sabi ni Philip ay mahal din niya ako. Hindi ako naghahangad ng kahit na ano kay Philip dahil noong pumasok ako sa buhay ni Philip ay sila na ni Lot. Pumayag ako na makihati sa puso ni Philip kaya inilulugar ko ang sarili ko sa kanilang dalawa. Hindi daw niya malaman kung ano ang dahilan kung bakit bigla-bigla ay gusto na siyang iwanan ni Lot. Lahat naman daw ay ginawa niya para ipakita ang pagmamahal niya dito. Lahat ng gusto nito ay sinusunod niya. Halos wala daw siyang maisip na dahilan kung bakit nagawa pa rin ito na iwanan siya. Ibinuhos ni Philip lahat ng sama ng loob niya sa akin. Iniyakan niya ng husto si Lot, ako naman ay sobra ding nasasaktan. Dahil yon sa nakikita ko na ang lalaking mahal na mahal ko at inaalayang ko ng panahon ko ay mas mahal na ang iba. Hindi ako kumikibo at hinayaan ko na lamang siya na ibuhos lahat ng sakit na nararamdaman niya. Papa Dudut, ilang araw lang sa opisina ang nakalipas ay nalaman ko ang dahilan kung bakit nakipag-break si Lot kay Philip. Umugong ang balita na may boyfriend na daw ito na di kotse. Isang engineer sa city engineer sa aming bayan. Sinusundo daw ito ng lalaki at proud na ipinakikilala sa iba naming kasamahan sa trabaho. Naaawa ako kay Philip dahil ginawa lang siya nitong pantapal habang waiting pa sa dream guy nito. Pero at the same time ay may kubli rin akong tuwa dahil ang buong atensyon ni Philip ay sa akin na niya maibubuhos. Alam kong masyado yung dinamdam ni Philip. Naging malungkutin ito at hindi pala kibo. Pati nga ang trabaho nito ay napapabayaan na niya. Sinusundo si Lot ng kanyang bagong boyfriend sa opisina. At alam ko na madalas yung makita at masaksihan ni Philip. Nakikita niya kung gaano sila kasaya at kasweet. Hinahayaan ko lamang si Philip sa pagiging malungkutin nito. Kapag magkasama kami ay pinipilit kong pasayahin si Philip. Hanggang minsan na nasa kanila kami at nasa Borol uli ay ganon na naman siya. Malungkot na naman siya. Naiinis na ako, Papa Dudut, at kasi hindi ko matansya kung nasaan ba akong lugar sa puso niya. Oo, umaakto kami na mag-boyfriend at girlfriend. May nangyayari na rin sa amin. Lahat nga ng alam kong makapagpapasaya sa kanya at sa pamilya niya ay ginawa ko. Hindi ko na nga maisip kung saang parte pa ako nagkukulang. Pero ang buong puso at pagmamahal pala niya ay nakailot pa rin na walang nagawa para sa kanya kundi ang itago siya, pasakitan at saktan. Pareho kaming nakatingin sa malayo at nag-iisip ng malalim. Walang kibo. Sa nakikita kong kalungkutan ni Philip ay hindi na ako naaawa sa kanya. Naiinis na ako. Hindi man lang niya binigyan ng kaunting respeto ang aking nararamdaman. Pinipilit ko na unawain si Philip pero nakakapagod din naman. Umabot din ng lampas 1 year ang relasyon ni Lot at ni Philip at hindi rin
nagkakalayo doon ang aming relasyon. Hindi na rin kinaya ni Philip na araw-araw niyang makita si Lot sa opisina at patuloy na masaktan kaya nag-resign ito sa opisina. Kasabay noon ang lalo kong pagkainis kay Philip at pagdaramdam. Sa tingin ko kasi ay hindi niya ako mahal at ginagamit lamang niya ako sa maraming bagay. Nakakatulong ako sa pamilya niya sa aspetong pera, na ikakaman niya ako at ginagawang parausan. Naisip ko na siguro ay sinabi niya lang na mahal niya ako dahil mapapakinabangan niya ako. Hindi niya ako kinonsulta sa pag-resign niya. Nalaman ko na lamang sa opisina na nagpasa ito ng resignation papers sa Philip at may nakuha ng kapalit sa agency bilang messenger. Lalo akong nasaktan noon. Lihim akong napaiyak habang nagtatrabaho at sa inis ko ay nag-iba ako ng number para hindi na niya ako makontak. Nasanay si Philip na palaging ako ang nauuna na mag-call o mag-text sa kanya. Nasanay siya na ako palagi ang nagpupunta at nagyayaya sa kanya pag gusto ko siyang makasama. Pero nang araw na yon ay nabuo sa isipan ko na bahala na siya sa buhay niya. Kahit wala kaming formal na pag-uusap ay tinapos ko na rin kung ano man ang namamagitan sa amin. Hindi man lang niya ako inisip na nandito pa rin naman ako. Hindi ba niya magawang maibaling sa akin ang buong pagmamahal niya? Masyado na akong nasaktan kaya bahala na siya sa buhay niya. Masakit na masakit, Papa Dudut. Pero sa totoo lang ay hindi ko alam kung may karapatan ba ako na magkaganito. Mahirap pero tiniis ko na hindi na siya kausapin at iwalay na siya sa isipan ko. Pero isang araw nang uwian ko ay nagulat ako dahil inabangan ako ni Philip sa may sakayan ko. Bigla na namang tumibok ng mabilis ang puso ko pagkakita ko noon sa kanya. Kunwari ay hindi ko siya nakita at iniwasan ko siya pero nadala na naman ako ng nararamdaman ko kay Philip. Humantong kami sa isang restaurant at doon ay nag-usap. Ano bang nangyari sa iyo, Lynn? Bakit hindi na kita makontak? Iniiwasan mo ba ako? Ayoko na, Philip. Kalimutan mo na ako. Magkalimutan na tayo. Walang emosyon na sabi ko. Natawa si Philip at nanunudyo ang tingin sa akin. So ginamit mo lang ako? Tanong ni Philip sa akin. Natawa din ako at baliktad yata. Ayoko na dahil ako na ang ginagamit mo lang. Wala pa ring emosyon na pagkakasabi ko. Lynn, hindi kita ginamit. Mahal kita. Mahal na mahal. Sa mga sinabing yon ni Philip ay hindi ko napigilan, Papa Dudut, ang umiyak. Sinabi ko lahat ng hinain ko sa kanya. Paano ba niya ipapaliwanag ang lahat? Lahat ng effort ko ay ginawa ko sa kanya para maramdaman niyang mahal ko siya. Pero ang atensyon niya at pagmamahal ay nakay Lot pa rin. At sa ginawa niyang pag-resign na hindi man lang nagsabi sa akin, ay doon ako higit na mas nasaktan. Sorry, Lynn. Natakot akong mahalin ka ng todo. Pinigilan ko ang aking sarili. Kaya kay Lot ko lahat ibinuhos ang pagmamahal ko. Pero sa ginawa mong pag-iwas sa akin, mas hindi ko pala kakayanin dahil ikaw ang mas gumawa ng mas malalim na ukit at masasayang memory sa aking puso at buong pagkatao ko. Lalo akong napaiyak. Lynn, natatakot akong mahalin ka. Hindi ba mas agrabyado ako sa sitwasyon natin? Tanong sa akin ni Philip. Paano ako? At ano ako sa buhay mo? Malalim na tanong ni Philip sa akin. Papa Dudut, hindi ko po kaagad nasabi sa inyo sa simula ng aking kwento na may asawa na ako at dalawang anak. Alam po sa opisina at alam ni Philip na may asawa at mga anak na ako. Alam ko na marami ang maiinis sa akin sa mga makakarinig ng kwento ko. Hindi ko naman ginusto pero nangyaring nagmahal ulit ako sa iba bukod sa aking asawa. At yon ay si Philip. 20 pa lamang ako, Papa Dudut, nang magpakasal kami ng aking asawa.
Nabuntis niya ako noon habang graduating na sana ako sa kolehiyo. Matanda lang ng 2 taon sa akin ang aking asawa at noon ay kasalukuyang nasa Dubai para sa kanyang trabaho. At ang aking 2 anak ay nasa edad 3 years old pa lamang at 1 year old ay inaalagaan ng aking mother para makapagtrabaho din ako. Ang asawa ko ay high school boyfriend ko. Okay naman ang pagsasama namin pero ilang beses ko na rin siyang nahulihan na may ibang babae. Away-bati kami dahil madalas na mahulihan ko siya na may ibang babae. Sa mga tanong sa akin ni Philip ay hindi ako nakakibo. Oo Papa Dudut, mahal ko si Philip pero sa mata ng Diyos. At sa mata ng tao ay bawal at masama yon. Tama si Philip, para saan at saan tutungo ang aming relasyon. Pero ganun pa man Papa Dudut ay sinunod namin ni Philip ang aming nararamdaman. Ipinagpatuloy namin ang palihim ang aming relasyon. Ang bahay nilang naging love nest namin ni Philip. Nakapasok siya sa ibang company bilang isang messenger pa rin. Hindi naman na yon nalalayo sa aking pinapasukan kaya madalas pa rin na nagkikita kami. Sa pagkakataong yon Papa Dudut ay hindi namin pinigilan ang aming mga sarili sa aming nararamdaman. Masaya ako dahil sa wakas ay nakita ko ang tunay na si Philip bilang isang lalaking nagmamahal sa akin. Naramdaman ko Papa Dudut how much he loves me. Nang mga panahong yon ay masyado na akong lango sa sayang nararamdaman ko at pagmamahal kay Philip. Lalo ko siyang minahal dahil mas lalo ko pa siyang nakilala. Lahat ng good side niya na parabang wala na akong makita pang mali sa katauhan ni Philip kundi ang pagiging mahirap. Papa Dudut, napakalalim na tao ni Philip. Lahat ng bagay ay may value sa kanya. Ipinaparamdam din niya sa akin na napaka-special ko sa kanya. Palagi niya akong pinapasaya sa mga simpleng pagreregalo ng mga bagay na kahit na mura ay na-appreciate ko. Napakabait ni Philip sa kanyang pamilya. Kaya naman naisip ko na napakaswerte ng babaeng mapapangasawa niya. At sana ay ako yon. Pero paano Papa Dudut? Maisip ko pa lang na iiwan ko ang asawa ko para kay Philip ay ang mga anak ko ang lubos na naiisip ko na baka masira ang buhay nila. Kaya parang hindi ko na kaya na wasakin ang aking pamilya. Oo, mahal ko si Philip pero mas mahal ko ang aking mga anak. At hindi ko kayang ipagkait sa kanila ang isang buo at maayos na pamilya. Minsan Papa Dudut kapag tinitingnan ko si Philip kung paano niya ako pagsilbihan. At kung paano niya iparamdam sa akin ang kanyang pagmamahal ay naaawa ko dito. Dahil alam ko sa sarili ko na pinapaasa ko lang siya sa ipinangako kong balang araw kapag nagkaroon ng pagkakataon ay makikipaghiwalay ako sa asawa ko para sumama na sa kanya at kami nang magsama sa habang buhay. Ang sabi ni Philip ay handa daw siyang tumayong ama sa 2 kong anak. Lahat ng mahal ko ay kaya niyang mahalin din at tanggapin. Pero Papa Dudut, papaano? Hindi naman sa inahama ko si Philip pero ang sweldo nga niya ay kulang pa na ipangtustos niya sa kanyang ina at 2 kapatid na pinag-aaral. Paano pa kaya sa amin? Hanggang sa umuwi ang aking asawa para magbakasyon dito sa Pilipinas. Sinabihan ko si Philip na hindi muna kami pwedeng magkita dahil dumating ang asawa ko. Papa Dudut, inamin ko na halos wala na akong maramdaman sa aking asawa. Lahat yata ng pagmamahal ko ay nailipat ko na kay Philip. Hanggang minsan ay nagpaalam ito sa akin na 3 araw daw siyang mawawala dahil may dadalhin siyang pinapadala ng kasamahan niya sa Dubai sa pamilya nito sa Ilocos. Pagkatapos ay tutuloy na siya sa pagudpod para mamasyal. Sinasama nga niya ako pero may trabaho kasi ako. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon para makapagnakaw kami ng kahit saglit na oras para makapag-usap at magkasama kami ni Philip. Niyakap ako ng mahigpit ni Philip. Mahal na mahal kita, Lynn. Selos na selos ako kapag naiisip ko na magkasama kayo ng asawa mo at masaya. Iwalayan mo na siya. Nanlaki ang mga mata ko sa mga sinabi ni Philip.
Ano ka ba? Hindi naman pwede na basta na lang hiwalayan ko siya. Hahanap pa ako ng tamang pagkakataon. Pero kailan pa? Tanong naman ni Philip. Magdadalawang taon na tayo, Lynn. Hindi naman pwedeng palagi lang tayong ganito. Mahal kita at kaya kitang panindigan ang buong buhay ko. Ikaw at ang dalawa mong anak, ang sabi ni Philip sa akin. Pero Papa Dudut, hindi ako makakibo ng mga oras na yon. Hindi ko kaya ang hinihiling ni Philip. Naaawa ako kay Philip dahil parang bata itong nakayakap sa akin at naglalambing. Niyakap ko na lang din ito ng mahigpit at hinalikan sa noo. Philip, darating din ang panahon para sa atin. Sa ngayon, maghintay lang muna tayo ng tamang pagkakataon. Naawa ako kay Philip pero wala akong magawa, Papa Dudut. Sa tatlong araw na nagpaalam si Carlo sa akin ng asawa ko ay naging 5 days ito. Napasarap daw siya sa pamamasyal doon at talagang nag-enjoy siya. Pero hindi ko alam, malakas ang kutob ko na baka may iba siyang kasamang babae na naman. Ganon naman palagi, kahit noon pa ay madalas ko na mahulihan na may ibang babae ito. Kahit noong mag-boyfriend at GF pa lamang kami. Pero hindi ako kumikibo. Ayokong pag-awayan na naman namin kung masyado akong magiging mausisa na naman sa kanya. Hanggang minsan isang gabi, Papa Dudut, kunwari ay tulog na ako. Mag-aalas 12 na yata yon. Alam kong nagsiselfon pa rin siya. Narinig ko na tinawag niya ako. Mami? Yun siguro ay para kumpirmahin kung tulog na ako o hindi pa. Hindi ako kumibo, Papa Dudut. Dahan-dahan itong bumaba sa kama at lumabas ng kwarto. Palihim ko siyang sinundan, lumabas siya sa bahay sa likuran at doon ay narinig ko na may kausap siya sa telepono. Sa mga narinig ko ay alam ko na babae niya ang kausap niya dahil sa lambing nito. Narinig ko pa na nag-enjoy daw talaga siya noong nasa Ilocos sila. Kaya binato ko siya ng tabo. Agad na nagtahula ng mga aso at nabulahaw pati ang nanay ko noon na tulog na. Napakawalang yamo talaga, Carlo. Niloloko mo na naman ako. Ilang beses pa ba nalolokohin mo ko para matauhan ka? Pagudpud pala ha. Lahat ng madampot ko ay ibinabato ko kay Carlo. Nagsisigaw ako at halos magising na rin ang mga kapitbahay namin sa sobrang ingay ko. Pinilit na naman akong kalmahin ni Carlo at ipinasok sa loob ng bahay. Sa kwarto ay nag-usap kami. Hinamon ko siya ng hiwalayan at pagod na ako kako, umintindi sa kanya. Nakailang sorry na ba siya at nakailang pangako na magbabago na. Sa 5 taon naming naging magkarelasyon ay noon ay palaging babae ang pinag-aawayan namin. Nakailan na rin kaming hiwalayan pero nakikipag-ayo siya. At dahil mahal ko siya ay ilang beses ko na rin itong tinanggap. At sa 5 taon na rin namin na pagsasama bilang mag-asawa, ganun pa rin ang palagi naming isyo. Babae. Kung tutuusin ay 10 years na akong nagtsatsaga sa paulit-ulit na pambababae ni Carlo. Hiwalay, away, bate, balikan. Ganyan kami. Pero sa pagkakataong ito ay seryoso na ako na makipaghiwalay kay Carlo. Ang sabi ko kay Carlo ay umalis na siya sa bahay kung ayaw niyang magwala pa ako. At malaman pa ng buong barangay ang dahilan ng pag-aaway namin. Pero ang sabi niya ay siya daw ang bumili ng bahay, kaya may karapatan din siya sa bahay. Ang sabi ko ay aalis siya, o kami ng mga bata ang aalis. Galit na ako noon at halos pasigaw ko na siyang palayasin at nanginginig na ako sa galit noon. Nagustong gusto ko siyang saktan pero nagpigil ako. Nakiusap siya sa akin at lumuhod pa na wala daw siyang mapupuntahan. Pero sinipa ko labang siya at kinuha ko ang maleta at sumigaw ako. Inay, mag-impake na kayo at ang mga bata. Aalis na tayo dito. Sinimulan ko ng kunin ang mga gamit ko sa kabinet. Kaya naman napilitan si Carlo na magsabing siya na lamang ang aalis at huwag na kaming umalis ng mga bata. Halos umiyak noon si Carlo pero nagmatigas ako.
Noong sumunod na araw ay nakipagkita ako kay Philip at sinabi ko ang nangyari sa amin ni Carlo. Tuwang-tuwa noon si Philip at sinabi niyang huwag na daw akong makipagbalikan pa kay Carlo. Maghintay lang daw kami ng pagkakataon at kukunin niya kami ng mga anak ko. Palalamigin lang daw muna namin ang sitwasyon. Nang mga oras na yon ay naguguluhan pa ang utak ko, Papa Dudut. Naiirita ako dahil problemado ako kay Carlo. Tapos dinidiktahan pa ako ni Philip ng mga dapat kong gawin. Kaya nakapagsalita ako ng hindi maganda. Tinitigan ko si Philip at tinanong ko siya. Pag kinuha mo ba kami ng mga anak ko ay kaya mo bang higitan o kahit pantayan man lang ang mga bagay na kayang ibigay ng asawa ko? Kaya mo bang ipagpatayo kami ng bahay? Kaya mo bang ibigay ang mga luho ng mga anak ko? Kaya mo ba silang pag-aralin sa magandang eskwelahan? Kaya mo bang ibigay ang mga bawat magustuhan nilang pagkain at ulam sa araw-araw? Tanong kong diretso kay Philip. Hindi, pero pagtutulungan natin. May trabaho ka naman, hindi ba? At ako, pagtutulungan natin. Tumawa ako na parang nanunudyo. Hindi mo pala kaya. Eh bakit ang lakas ng loob mo na akuin ang responsibilidad sa mga anak ko? Kung yun ngang nanay mo at mga kapatid mo eh hirap na hirap ka kung saan mo kukunin ang perang ipambubuhay mo sa kanila. Magdadagdag ka pa? Tapos sa akin ka aasa? Na pagtutulungan natin? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sweldo ko ay sa akin lang? At ang sweldo ng asawa ko ang siyang ginagastos ko sa amin ng mga anak ko at sa nanay ko. Natahimik lang si Philip noon. Bigla na naman akong naawa dito. Philip, I'm sorry. Pero kasi hindi ganun kadali ang lahat. Naguguluhan ako. Napapaiyak kong sabi sa kanya. Niyakap lang ako ni Philip at doon ay umiyak ako ng umiyak. Nakipagkita ako kay Philip pero naglabas lang ako ng sama ng loob. Hinayaan lang ako ni Philip at wala akong narinig na kahit na anuman sa kanya. Alam kong nanliit siya sa mga binitawang kong salita. Pero iniintindi niya lamang ako at wala akong narinig na kahit na ano sa kanya. Alam kong nasaktan ko siya, Papa Dudut, pero nananatiling tikom ang kanyang mga labi. Pag-uwi ko sa bahay ay na-realize ko kung gaano kabuti ang kalooban ni Philip. Kung gaano ito kabait, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko i-describe si Philip sa inyo bilang isang taong napakabait at napakabuti ng loob. Pero sa lahat na yata ng nakilala kong tao ay si Philip ang may sense. Kilala si Philip sa kanila bilang napakabuti at napakabait. Bukod sa gwapo ito ay may mababa itong kalooban. Simple lamang ito pero malakas ang dating. Ako lang yata ang mali sa buhay niya dahil nagmahal siya ng isang katulad kong hindi na malaya. Pinapaasa ko siya na balang araw ay kami pero hindi ko nai-imagine na si Philip ang tatayong ama ng mga anak ko. Tama yata si Lot na hindi na pwedeng puro gwapo lang at bait. Kailangan din naman siguro na may pera ang isang tao para maayos niyang magampanan ang pagiging isang responsableng leader ng pamilya. Hindi nagtagal, Papa Dudut, bago tuluyang bumalik sa Dubai si Carlo ay nagkaayos kami nito at nagkabalikan. As usual, nangako na naman itong magbabago na. Para na lang sa mga anak ko at sa aming pamilya, kaya ko siya tinanggap muli. Pero sa totoo lang ay hindi ko na maramdaman ang dating pagmamahal na nararamdaman ko kay Carlo. Isang araw ay napagpasyahan ko na makipaghiwalay kay Philip dahil naaawa na ako dito. Ramdam ko na sa paglipas ng mga araw ay lalong lumalalim ang pagmamahal sa akin ni Philip. Oo, mahal ko si Philip pero mas nangingibabaw ang awa ko dito. Ayoko nang matali siya sa aming relasyon na wala namang patutunguhan. Isang araw na yon, wala kaming parehas pasok. Nasa burol kami noon sa kanila. Sabi ko kay Philip, maghiwalay na tayo dahil ayoko na at hindi dahil hindi na kita mahal kundi para sa iyo.
Binata ka at wala akong maipapangako sa iyo na kahit na anong katuparan at sa bandang huli ay magsasama tayo. Philip, mahal kita kaya pinapalayan na kita. Makakahanap ka pa ng isang babae na mas deserving sa pagmamahal mo. At hindi ako yun. Garalgal kong sabi. Umiiyak na ako noon pero ayaw ni Philip. Umiiyak na rin siya noon at niyakap niya ako ng mahigpit na mahigpit. Na para siyang bata. Ayoko. Ayoko. Paulit-ulit na sabi niya habang yakap niya ako ng umiiyak. Hindi ko kakayanin pag wala ka, Lynn. Please, huwag mo akong iwanan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Naantig ang puso ko noon at mahal na mahal ko si Philip kaya mas nasasaktan ako sa nakikita ko sa kanya ng araw na yon. Pero Philip, malapit ka na mag-30 oh. Dapat nag-aasawa ka na niyan. Hindi ko maibibigay sa iyo ang dati kong pinangako sa iyo na magsasama din tayo balang araw. Kasi sa totoo lang, hindi ko kayang gawin sa mga anak ko na tanggalan sila ng ama. O iwan ko sila o kaya naman ay tanggalan sila ng isang buong pamilya. Ang sabi ko, nagtanong si Philip, kung naging mayaman ba ako sasama ka sa akin? Natigilan ako noon. Hindi ka makakibo kasi alam ko noon pa man na hindi mo magagawang sumama sa akin dahil mahirap lang ako. Akala ko ay iba ka kay Lot, pero ganun ka rin pala. Prioritize ninyo ang pera. Papa Dudut, nasaktan ako. Pero sa isang banda at sulok ng utak ko ay totoo naman ang sinasabi ni Philip. Pero okay lang sa akin yon, Lynn. Okay lang kahit tumanda na akong binata. Okay lang kahit na hindi ka na sumama sa akin basta nandiyan ka lang. At mamahalin kita pag susumamo nito sa akin. Kahit ganito lang tayo habang buhay, okay lang sa akin. Basta wag mo lang akong iwanan dahil mahal na mahal kita. Papa Dudut, masyado akong naawa noon kay Philip. Mahal ko siya kaya sinunod ko siya. At nagkaroon kami ng agreement na kami pa rin pero wala siyang dapat asahan sa akin na magiging progress ng aming relationship. Every moment ay magkasama kami ni Philip, nararamdaman ko lalo na minamahal niya ako. Pinaparamdam niya sa akin yon na mahal niya ako. Ang sabi niya ay kailangan niyang iparamdam palagi sa akin kung gaano niya ako kamahal dahil mahalaga ang bawat araw na lumilipas. Ang bawat kahapon ay hindi na maaaring balikan at ayaw niyang sa bawat araw na daraan ay may pagsisihan siya sa buhay niya. Ganon si Philip. Palaging may laman ang mga sinasabi. Papa Dudut, lalo kong minahal si Philip at naaawa ko dito dahil sa sitwasyon namin. Pero wala akong magawa. Naisip ko ang sinabi ni Philip na okay lang na tumanda siyang binata basta nandun ako at mamahalin niya. Pero Papa Dudut, hindi naman po pwede yon. Kung mananatili ako nandun, paano niya mahahanap ang tunay na makakasama niya sa buhay? Paano siyang magkakaroon ng sariling pamilya? Nakagapo si Philip sa akin. Ilang beses na nagkaroon ng opportunity si Philip para makapag-abroad pero hindi niya ito grinap dahil sa akin. Ayaw niyang malayo sa akin. Ilang beses na rin siya nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng ibang trabaho na mas malaki ang sahod sa ibang lugar na mas malayo pero hindi niya grinap dahil sa akin. Ayaw niyang malayo sa akin. Tingin ko ay masyado siyang nakadepende si Philip sa akin. At tingin ko ay handa siyang panindigan ang sinabi niyang okay lang na tumanda siyang binata. Basta nandun ako at hayaan siyang mahalin ako. Kaya umisip ako ng paraan para makipagkasundo kay Philip. Isang araw na magkasama uli kami ay sinabihan ko siya na naaawa na ako sa kanya. Kaya sabi ko ay manligaw siya ng ibang babae na pwede niyang mapangasawa dahil malapit na siyang mawala sa kalendaryo. Huwag ako siyang mag-alala dahil kami pa rin naman. Itutuloy namin ang aming relasyon basta ang gusto ko ay magkaroon siya ng sarili niyang pamilya.
Tapos na sa pag-aaral ang mga kapatid niya. Siguro naman ay hindi na kalabisan pa kung magkakaroon na siya ng sariling pamilya dahil ayoko kako na tumanda siyang binata. Mahirap dahil wala siyang makakasama sa pagtanda niya. Hindi ko maipapangako na palagi akong nasa tabi niya dahil may pamilya na rin akong sarili. Sabi ko, magkakaroon ka ng asawa at pamilya. Pero nandito pa rin ako para sa iyo. Yun ang sabi ko. Gusto ko kasi na maging makabuluhan din ang buhay ni Philip. Gusto kong tumanda siyang may pamilya at may mga anak na gagabay sa kanya sa kanyang pagtanda. Napaisip ng malalim si Philip. Pinilit ko pa siya na ipaintindi sa kanya ang mga consequences. Sabi ko ay pag-isipan niyang maigi. Pero Papa Dudut, ayaw niya. Handa na daw siyang tumanda na kahit ganoon lang ang sitwasyon ay okay na sa kanya. 4 years na kami ng mga panahon na yon, Papa Dudut, pero halos wala kaming pinag-aawayan. Bilib na bilib ako kay Philip dahil sobrang bait nito sa akin at naiintindihan niya ang aming sitwasyon. Sayang nga lang at hindi napunta kay Carlo ang taglay nitong pagka-faithful at kabaitan. Nangihinayang ako pag pinakawalan ko si Philip pero naaawa din naman ako sa kanya. Gusto ko rin naman na maging masaya siya at magkaroon ng pamilya niyang sarili na matatawag. Pero sadya yatang walang lihim na hindi nabubunyag, Papa Dudut. Dahil nang minsang umuwi ako galing sa trabaho ay nakita ko ang aking asawa na sinusundo ako. Nagulat ako dahil nasa Dubai ito. Umuwi ito ng Pilipinas nang walang pasabi. Hindi ko alam dahil bigla ay kinabahan ako. Hi mommy, nagulat ka ba? Nandito na ako. Surprise kita. Na-surprise ka ba? Pilit ang ngiti ko. Totoong na-surprise ako, Papa Dudut. Sumakay ako ng kotse namin at halos hindi ako makapagsalita. Malakas ang kutob ko na may alam na si Carlo. Hindi ito halos umiimik. Kita ko din sa mukha nito na parang nanunubok lamang ito sa akin. Kinakabahan ako ng time na yon. Nakumpirma ko nga dahil ang tinatahak naming daan ay iba na. Dahil papunta yon kina Philip. Lalo kong kinabahan dito pero kunwari ay wala akong alam. Daddy, saan tayo pupunta? Hindi naman ito ang daan papunta sa atin. Halos mabulol kong sabi. So saan pa lang daan na ito? Nakangiti pang sabi ni Carlo. Don't tell me hindi mo alam. Dugtong ni Carlo. Daddy, please, ano bang binabalak mo? Halos manginig na ako sa kaba noon. Papa Dudut, ang tingin ko na mga oras na yon kay Carlo ay isang demonyo na kahit na anong oras mula noon ay kaya niya akong patayin. Nakangiti siya pero alam kong sa loob niya ay nag-aalab ang galit niya. Umiyak na ako noon ng umiyak at, wait, bakit ka umiiyak? Kawawa naman ang mami ko. Umiiyak. Tahan na, huwag ka na mag-alala. Dahil mamaya ay magiging masaya ka na at malaya ka na. Nakangiti pa rin sabi ni Carlo. Hindi ko alam kung ano ba ang pinaplano ni Carlo. Pero isa lang ang alam ko. Alam kong alam na ni Carlo ang relasyon ko kay Philip. Hindi na ako kumibu pa, Papa Dudut, at umiyak na lamang ako ng mahina. Hihintayin ko kung ano ba ang pinaplano ni Carlo. Habang papalapit na kami ng papalapit ni Carlo kina Philip ay lalo naman akong kinabahan. Huminto kami sa tapat ng kanto na papasok sa bahay nila Philip. Bumaba ka na dyan, ang sabi ni Carlo. Bumaba ako nang nanginginig. Walang tigil ang luha ko noon. Bumaba din si Carlo at may kinuha ito sa likod ng kotse. Ibinaba nito ang napakadaming bag, maleta at mga nakasakop ang iba. Gamit ko ang lahat ng ito. Siguro naman ay wala na akong nakalimutan pang iimpake sa mga gamit mo sa bahay. Eh lahat nandyan na. Wala ka ng dahilan ha para bumalik ka sa bahay dahil may nakalimutan ka. Nandyan na lahat ng gamit mo. Magsama na kayo ng kabit mo. Papa Dudut, hiyang-hiya ako noon dahil madami ang nakatingin sa amin.
Hindi naman malakas ang boses ni Carlo, kalmado itong nagsasalita pero dinig ng ibang tao na nakatambay sa may tindahan sa kanto ang aming pinag-usapan. Oo, kilala ako ng iba doon bilang GF ni Philip. Umiiyak ako ng umiiyak at sumakay ulit sa loob ng kotse. Doon ay umiyak ako ng umiyak. Binuksan ni Carlo ang pintuan. Bababa ka dyan o kakalad ka rin kita palabas. Kalmado naman ang boses ni Carlo pero may diin. Alam kong dinig ng ibang tao yon. Tumingin ako sa labas ng kotse at padami ng padami ang mga taong nakikiosyoso. Please naman Carlo, huwag mo namang gawin sa akin to. Umiiyak na pagmamakaawa ko kay Carlo. Mabait pa nga ako kasi ako na mismo ang naghatid sa'yo dito eh. Halos pabulong na sabi niya. Isa, dalawa, tatlo, lalo kong umiyak pero hinila na ako ni Carlo palabas ng kotse. Wala akong nagawa kundi ang lumabas doon at iniwan ako ni Carlo at umalis na. Hindi ko alam na nandun na rin pala sa paligid ang dalawang kapatid ni Philip. Hinagod ako ni Cherie, sa likod ang pangalawang kapatid ni Philip. Tinulungan nila akong dalhin ang mga gamit ko at inutusan pa nila ang mga ibang tambay doon na dalhin sa kanila ang mga gamit ko. Walang nagtanong sa akin isa man sa mga kapatid ni Philip. Maging ang ina ni Philip, maayos nila akong tinanggap at inalo nila ako na tumahan na at magpahinga muna. Maya-maya ay dumating si Philip galing sa trabaho. Doon ay lalo kong umiyak at niyakap ko siya. Naguguluhan siya nang makita niya ako na nandun sa kanila, dala ang mga gamit ko. Kaya kinuwento ko sa kanyang lahat. Papadudot, kung tutuusin ay dapat na maging masaya ako dahil magkakasama na kami ni Philip. Pero hindi. Iniisip ko ang mga anak ko at ang magiging sitwasyon namin ni Carlo, ng aming pamilya. Hindi ko gusto ang isiping magkakahiwalay na kami ni Carlo. Mawawasak ang binuo naming pamilya. Paano ang mga anak ko? Gusto kong may masabi silang buo na pamilya. Hindi maawat ang aking pag-iyak at hindi naman alam ni Philip ang gagawin niyang pag-comfort sa akin. Alam kong awang-awa sa akin si Philip. Papadudot, hindi ako pumasok kinabukasan at pinuntahan ko ang aming bahay para kausapin at makipag-ayos kay Carlo. Pero wala si Carlo. Inabutan ko ang nanay ko na kadarating lang galing sa paghahatid sa eskwelahan sa dalawa kong anak. Masama ang tingin sa akin ni nanay at galit din sa akin si nanay dahil ngayon lang din nalaman ni nanay ang mga ginawa ko. Kay Carlo pa daw niya nalaman na ako'y nagtaksil. Meron palang isa sa mga kapitbahay daw namin dito sa aming lugar. Ang nakakita sa akin kina Philip nang minsang may binisita ito sa lugar nila Philip. Nakita daw ako nito na nakatambay sa terrace nila Philip at sweet na sweet kami ni Philip. Nagtago daw ito at palihim kaming pinagtanong sa kapitbahay nila Philip at nalaman nga daw na GF ako ni Philip. Kaya isinumbong ako nito kay Carlo. Noong nakumpirma nga ni Carlo ay umuwi ito dito para gumawa ng aksyon. Pero ayaw daw sabihin ni Carlo kung sino sa aming mga kapitbahay ang nakapagsumbong sa amin. Basta daw isa sa aming mga kapitbahay. Ang sabi pa ni nanay ay paluluwasin lang ni Carlo ang nanay niya at isang kapatid para siyang mag-alaga sa aming mga anak. At pwede na raw umalis ang nanay ko sa bahay na yon. Nung una daw ay nagmakaawa pa ang nanay ko kay Carlo na patawarin ako. Pero ang sabi daw ni Carlo ay aalis daw kaming mag-ina sa bahay nilang mag-ama o idedemanda niya ako. May mga hawak daw siyang mga ebidensya at mga testigo. Napaiyak na lamang ako. Inintay ko si Carlo na makauwi mag-aalas 12 na ng hapon nang makauwi si Carlo. Pagkakita pa lang sa akin ni Carlo ay sumimangot na ito. Nagmakaawa ako kay Carlo at lumuhod ako dito para patawarin niya ako. Lahat ng pagmamakaawa ay ginawa ko na para patawarin ako ni Carlo. Ang sabi ko ay matitiis ba niyang hayaan ang mga anak naming lumaking sira ang pamilya na walang ina. Sinabi ko na magsimula kaming muli at lahat ng iuutos niya ay gagawin ko.
lahat ang gusto niya sa pagkaka. Desperada ko pa nga ay nasabi kong kahit mambabae siya ay papayag ako basta manatili kaming buo ng pamilya at hindi kami maghihiwalay. Humingi ako ng tawad sa kanya noon at noong una ay halos ipagtabuyan niya ako. At ayaw niya pero sa bandang huli ay napapayag ko din siya. Pinag-resign niya ako sa trabaho, Papa Dudut. Ibinenta namin ang aming bahay at lupa sa lugar na yon at siya naming ipinambili din ng bagong bahay at lupa sa malayong lugar na walang nakakakilala sa amin. Lumayo na kami, Papa Dudut. Hindi na rin kami nakapag-usapan ni Philip dahil noong kinuha ko ang mga gamit ko kina Philip, nang araw din ako ipinatawad ni Carlo ay wala doon si Philip at pumasok sa trabaho. Kinuha din ni Carlo noon ang cellphone ko at nangako akong hindi nagagamit ng cellphone. Hindi na rin nag-abroad si Carlo at mas pinili niya na mag-business na lamang sa Pilipinas para magkasama kami palagi. Papadudod, sa mga unang araw na ako ipinatawad ni Carlo ay napakahirap dahil para akong estatwa lamang kung ituring niya. Halos hindi na niya ako kinakausap at pinapansin. Napakalamig niya sa akin at sa tuwing nalalasing siya ay madalas niyang isumbat sa akin ang mga nagawa ko sa kanyang kasalanan. Tinanggap ko na lamang at hindi ako kumikibo. Iiyak na lamang, halos ganun na lang. Madalas din nalantaran siyang mambabae pero hindi ako kumikibo. Lahat yon ay tinitiis ko. Madalas na maalala ko si Philip kung kumusta na siya. Mahina si Philip pagdating sa pag-ibig. Naawa ko sa kanya at wala na akong balita sa kanya pero wala akong magawa. Hindi ako makahawak ng cellphone at ang nanay ko noon ay pinabalik ko noon sa amin sa probinsya. Dahil wala naman akong trabaho at ako na lang ang nag-alaga sa mga anak ko. Madalas kong ang napapanaginipan noon si Philip na palagi itong nakabarong na puti at nakaslacks na itim na pants. Tapos ay naglalakad ng nakapaalang sa tabi ng dagat. Malungkot palagi ang mukha niya. Madalas at paulit-ulit ang mga panaginip ko na ganon, Papa Dudut. Minsan ay sa nyugan o pilapil naman siya naglalakad na nakapaa at nakabarong pero palaging malungkot ang mukha niya. Nag-aalala tuloy ako kay Philip. Mahal ko pa rin si Philip, Papa Dudut. Alam ko na nagdudusa si Philip sa biglaan naming paghihiwalay. Pero wala naman ako magagawa. Hinayaan ko na lamang ang lahat, Papa Dudut. Sa paglipas ng ilang pang panahon ay unti-unti ay napatawad na rin ako ni Carlo ng bukal sa kanyang puso. At unti-unti ay bumalik na sa dati ang aming samahan. Tuluyan na namin kinalimutan ang mga pait ng nakaraan sa aming buhay. Nadagdagan pa ng isa ang anak namin ni Carlo kaya naging tatlo na ang aming anak. Taong 2014 noon, Papa Dudut, ay nauso na ang Facebook. May nagchat noon sa akin na halos mag-iisang buwan na yata bago ko nabasa dahil ng mga panahon na yon ay hindi pa naman masyadong active ang mga tao sa paggamit ng Facebook. Si Cherie, ang pangalawang kapatid ni Philip, inad niya ako sa Facebook at nagchat siya, kinumusta niya ako. Sinearch daw niya ako sa Facebook at doon ay nagkumustahan kami at kinumusta ko si Philip. Papa Dudut, nalungkot ako sa nabalitaan ko kay Philip. Nang mga panahon daw na bigla na lamang akong nawala ay sobra daw na dinamdam ni Philip yon. Nagkaroon ito ng sakit sa pag-iisip. Nawala din daw ito ng halos magdadalawang taon. Noon daw ay kinalkal ng kuya niya ang mga lumang damit pangkasal ng inay at itay. Tapos ay isinuot ang mga damit pangkasal ng kanyang itay. Tapos daw ay lumabas ito at ang paalam daw ay ikakasal daw kami, pupuntahan daw ako. Hindi naman daw nila inakala na lalayo ito kasi madalas lang naman daw na nasa burol siya naglalagi. Pero nang time na yon daw ay hindi na ito bumalik pa. Mabuti na lamang daw at kusa rin itong bumalik sa bahay nila na matino na, maayos na ang pag-iisip. Muli ay nagtrabaho ito pero may mga panahon daw talaga na bumabalik sa hindi maayos na pag-iisip ang kanyang kuya. Sa kasalukuyan daw ay maayos naman ito. Binata pa rin at may maintenance na iniinom na gamot. Mula din daw nang nawala ako ay wala na rin itong naging babae sa buhay niya. Kaya siguro madalas ko noong napapanaginipan si Philip na palagi naglalakad at nakabarong
ay dahil noon na nawala na siya. Namayapa na rin daw ang kanilang ina. Isa pa rin daw yon noon sa nakadagdag sa stress ni Philip. Sa ngayon daw ay maayos naman ang lahat. Gusto ko sana papadudot na pasyalan at makita si Philip, pero nakiusap sa akin si Cherie na hayaan na lamang si Philip. Ipinakita sa akin ni Cherie ang kasalukuyang picture ni Philip. Napaluha ako dahil bakas dito ang mga pinagdaanan nitong problema sa buhay. Nangayayat na ang dati nitong matipunong katawan. Umitim na rin ito dahil ang sabi ni Cherie ay madalas itong naglalakad sa init ng araw pag wala sa maayos na pag-iisip. Mahaba na mga balbakas at ang buhok nito ay medyo mahaba na rin na napapanot na ang tuktok. Wala na dito ang dati nitong kakisigan. Hindi ko maiwasan ang mapaluha papadudot. Pagkakita ko sa larawan ni Philip. Ang dating napakakisig na si Philip ay hindi mo na kakikitaan ng konting kisig. Bigla ay nanariwa sa akin ang mga pinagsamahan namin ni Philip noon. Ang lalaking hanggang sa mamatay na yata ako ay itatangi ko sa puso ko ang tagline nitong kabaitan at kabutihan na ipinakita sa akin. Bigla ay naawa ako. Nagsorry ko kay Cherie sa idinulot kong sakit at dusa para sa kanyang kuya. Napakabuti at napakabait ni Philip, pero ako palang magiging krus niya sa kanyang buhay na hanggang sa tumanda na yata siya ay dala-dala na niya. Dahil sa akin ay nagkaganon siya. Ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat at palagi ay kasama siya sa aking pagdarasal na sana ay maging okay na siya. Sana ay maging tuloy-tuloy na ang pagiging maayos ng pag-iisip niya. Sa ngayon, Papa Dudut ay naglalako daw ng balot at iba pang paninda si Philip pag siya ay maayos. Si Sherry naman na kapatid niya ay may asawa na rin at nakatira lang na malapit lang din kay Philip. Siya ang tumitingin dito kung nasa maayos ba ito. Ang bunso nilang kapatid ay nasa Canada na rin at nagtatrabaho ito ang sumusuporta sa pinansyal kay Philip. Kaya kung tutusin ay kahit na hindi na rin maghanap buhay si Philip. Pero isa daw yon sa paraan para malibang din si Philip. Hindi daw nila pababayaan ang kanilang kuya dahil noong mga panahong walang-wala silang magkakapatid, ay eto ang nagsakripisyo para sa kanila. Kaya natutuwa ako dahil nakagabay pa rin kay Philip ang dalawa nitong kapatid. Sa ngayon, Papa Dudut ay maayos na rin kami ni Carlo. Alam na rin niya ang buong nangyari sa amin ni Philip at ang kasalukuyang sitwasyon ni Philip. May negosyo kami na pinapatakbo ng aking asawa sa ngayon at maayos naman ang lahat. Papa Dudut, sana ay isa ang kwento ko sa mabasa ninyo. Alam ko na madami ang maiinis sa akin. Pero alam ko na may aral na ring kapupulutan dito. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, at maraming salamat at more power sa inyong programa. Nagmamahal, Lynn. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.